Welcome sa iyo, kaibigan. Angelo DC nga pala. Another vlog for today. So, kung interesado ka, please just keep on watching. Di? Panda. I got broads in the land. Just to be in the family. Credit cards and scams. Hitting the licks in the van. Ayun mga kaibigan, nakita nyo naman yung gugupit si Airpat. Airpat ko yun. So, parang napag-isip-isip kong magpugupit ngayon. Kaso, wala tayong barbero. So, try ko kayang gupitin sarili ko. No? Pag ginupit ko yung sarili ko for the first time, gugupitin ko yung sarili ko. Pero pag-iisipan ko muna. Sandal lang. Kasi kaibigan, mahaba na yung buhok natin. Yun nga, sinabi ko kanina, wala tayong barbero. Kung gugupitin ko naman yung sarili ko, hindi ako marunong. So, ibig sabihin, pag nagkamali ako, kalalabasan nito kalbo. Pero, pwede naman natin itry. O di kung kalalabasan kalbo, o di kalbo, hindi naman magbabago yun, di ba? Yung mukha ko ganun pa rin naman. Yung buhok lang naman yung nagbago para akong bibiyama. Kasi ang haba, no? Kaya pansin nyo, lagi akong nakasombrero kasi naiirita ako sa buhok ko. Yung pag gumaganyan siya, oh, yan. Para siyang walang kwentang nilalang na nabuhay dito sa mundo. Ano, gugupitin ko ba yung sarili ko? Mag-aaksaya lang ako ng oras ng kakabidyo ng ganito na una dito, razor natin dito sa likod, sa gilid, tapos dito kamay na. Medyo naturuan naman tayo ng konti. Iganyanin mo, tapos yung pantay doon, pantay-pantayin mo lang, ganun daw. Pero pag wala talaga, hindi maayos, kalbo ang kalalabasan. Okay, so unang desisyon natin mga kaibigan. Pakalbo na tayo. Ay, este. Magpagupit na tayo sa sarili nating mga kamay. Alright. Nailangan ko ng salamin kasi hindi ko masyadong nakikita sa camera eh. You know. Okay, stipot lang kayo dyan. Manood lang kayo. Marami tayong gimmick niyan. Stipot lang kayo dyan. Kayo mainip. Mainip ka. Huwag ka na manood.
Di, joke lang. I love you. Kimi ni Chonik Chonik na Spanish Spanish Miss Boys Boys. Yan, kaibigan. Dito na ako sa kabila. So yung kaibigan, pinagpahinga ko muna yung makina, yung razor. Siguro pag natapos na to, dun na lang ulit yung katuloy ng video na to. Para surprise. I love you. Dali lang kaibigan, no? Ang hirap niyang guntingin na ganyan, no? Hindi ko nasisentro yung kamay ko. Yung ganyan, no? Mahihirapan ako nito. Pero kaya yan. O sige, babay na. Surprise na lang pagtapos na. Love you. So yan mga kaibigan, yan ang naging resulta ng aking experiment. Naging kalbo. Kasi hindi ko kaya dito. Okay na yan. At least guwapo pa rin. Alam nyo. Kaya ako nagpakalbo kasi it's a sign for me na para magbagong buhay. Magbagong buhay. Hindi naman sa magulo yung buhay ko, pero yung parang may babaguhin lang tayong konti sa buhay natin. Yun na yung buhok. Basta malalim yun. Siguro sa akin na lang yun, hindi ko na pwedeng i-share. Basta. Kasi ano, tsaka birth month ko ngayon eh. August. Pero hindi ko sasabihin yung araw. Kayo nang bahala kung malalaman nyo kung anong August ako. Basta yung buwan ngayon, birth month ko. Ginawa mo sa sarili mo, angelo. Kahit kalbo ako, at least malinis, di ba? Tan, anong masasabi mo sa aking pagkakalbo? Ha? Hey! Ano ang masasabi mo sa aking pagkakalbo? Nanu! Ah, tinatanong ka lang eh. Mr. Clean! Okay lang yan mga kaibigan, at least guwapo pa rin. Kinalbo ko kasi hindi ko talaga kayang gupitin yung banda dito. Di ako marunong. Ay, marunong naman. Kaso, ano, hindi ko siya ma-target ng maayos. Mas maganda talaga yung nakikita mo. Tapos, that's enough. Baby Yama! Baby Ama! Baby Ama! Baby Calmo! Baby Calmo! Anong masabi mo, Tol? Saan pa malam ng pandesal? Ano? Ali, keto! Ay, kako na rin! Keto, ate! Madi! Anong may sabi mo? Huwag dito. Ay, siyempre.
Pogi ako lagi naman sa paningin nyo eh. No matter. Ma, tingin kayo. Hindi ganyan yung sabihin nyo. Visit na yan. Ano sasabihin ko? Sabihin nyo, mahal na mahal nyo ako. Kahit kalbo ako. Mahal na mahal kita, boso. Kahit? Kahit matigas ang ulo mo. Ay! Mahal na mahal kita kahit kalbo ka kayo ah. Mahal na mahal kita kahit kalbo ka. Kahit kalbo ka. Kahit? Kalbo ka. Kahit kalbo ako. Wala mo ah, kahit kunin ko lang. Tagalog! Akala mo, ay, akala mo. Ay, kikinituwalan ano mo. Makin ka, parang ano? Parang nakikita ko na si Kuya Alan mo sa iyo. Ang panganay kong Pogi. At ikaw, Pogi ka rin. Ganda ng nanay ko na. Parang ano si Kuya. Oh, ito yung pamangking kong ano. Bakla. Ano? Kalbo? Ano masabi mo sa pagiging kalbo natin? Pagpatuloy mo yun. Ha? Pagpatuloy mo. Paano? Ano, everyday dapat nagpapakalbo ka para lalo kuminis yung buhok yung ulo mo. Everyday? Oo, oh, everyday. Anong everyday yun? Iyan mo gaganon mo sa ano. O dapat lagi mo kung binibigyan ng shampoo. Na? Dapat lagi mo akong binibigyan ng shampoo. O, sige. Sini, Claude. O, anong masabi mo sa mga nanonood sa atin? Ano? Ingat sila, huwag silang lalabas sa bahay. O, huwag kayo lalabas sa bahay. Kami, nandito lang kami sa bahay. Duli. Duli, ah. Ayan yung mga kawal. Boring dito, visit. Saan kaya ako pupunta? Para malibang naman kayo. Wala akong maiisip na gagawin ngayon eh. Kaya itong ano na to, itong vlog na to, napaka-boring. Pero kung tunay kitang supporter, panonorin mo lang ako, 'di ba? Basta nakikita mo lang ako, 'di ba? 'Di ba? Para akong gago. Siguro puntahan ko muna yung tropa ko, yung tropa kong nagbebenta doon. Tatambayan natin siya. At saka papagitan na rin natin. Kasi wala pang nakakalam sa mga tropa ko eh. Na nagpakalbo ako. Boring dito. Putan ko. Yun oh. Di na halata. Basta nakakap lang. Yan. Okay, so punta na ako doon. Ayun, medyo busy pa siya sa ginagawa. Tropa ko. Dito na tayo sa ating paroronan. Ayun, busy siya. Oh. Sino yan? Ilan yan? Sa kilo? Oh. Oh, ano masabi mo? Sakuragi. Ha? Anamichi. Sakuragi Anamichi. Sakuragi Anamichi daw. Yan, gumagawa siya ng aso, ano, ng suka. Pinapatigim niya sa akin. Ito. Wala na ba tawad? Mura na yan. Ayos, pare. Pang chicharon. Ito yung ginagawa niya. Ayan. Utang ko sa iyo. Daran ko. Deng. Te. Hey, hey. Payag ka. Ayun, ano, nai? Utang lang. Sabi ko sa iyo. Ayun. Ipa mo lang kung pag walang ayun. Paano na lang? Yung ginagawa niya, suka. Mag-iinom kami mamaya. Yun yung ano namin. Ang gagawin namin suka sa chicharon. Yun ang inasahan, wala man.
Okay. Habang buwan. Hindi, kabra niya ito. Kanya, ano yun, mabaka yun. Marimlaya. Yun. Mary, natin. Ha? Dos pa yung ina, plastic mo, dos. Plastic. Murug ang mga. Pali 75 lang, eh. Oo. Ito pang buwan ng ano, sukaray. Ayan, oh, buka. Ano mong buka yan? Masarap yan. Buka na, dito. Wala ko. Sawa ng pagmamahal ko. Ayun, baka nang isa para... Pagkano naman to? 40 lang yan. Magkano to? Jimmy! Jimmy! Magkano to? 2 pesos. Only. Sige, okay, kumuha na ako. 40 ba talaga to? Oo. Sige, bigay, ilagay mo dyan. 1. Mango. Mango ice candy. 40. 25. 115, ne? Kimi ni choni koni knife. A few moments later. Ayan, inaya tayong kumain. Gaso sa ko. Ano? Sobrang busy ng taong yan. Napakasipag ng taong yan. Ayan, o. Ngayon pa lang siya kumakain. Anong oras na ba? Ayan po yung ulam niya. Ayan, o. Habang kumakain, may ginagawa, o. Ganyan po kasi pag yan. Kapwang ganda lang. Ganyan po, ganyan hey. Po kalupit yan. Hey, kapwang ganda lang yan. Mm. Ganyan po ay, siya. Masipag po yung tao na yan. Mabait po yan, di nangangagat. Ganyan po, gumagawa sila milkshake. Ay, milkshake. Mango shake. Gagawin nilang ice cream. Parang yung kinain ko kanina. Salap no. Gayin ka muna. Ayun. Ayun, nahihilang siya. Ayaw niyang magpa-video habang kumakain. Tikman natin yung dinuguan niya. Sarap to. Bigyan mo nga akong kanin. Ayan po. Munta tayo dito para mambulabog lang. Mawala tayong pag-inabang sa mundo. Sarap. Ayan yung mango shake. Ginagawa ni tita. Ayan, pumunta muna kami dito sa tambayan. Walang magawa doon, tsaka masikip doon. Busy yung mga tao doon. Kaya nandito muna tayo sa ubo. Ayan. Tambay! Nakaka-boring dun. Walang magawa dun. Yan, ganyan lang ang buhay. Pag walang ginagawa, pumupunta ako dito. Tambayan, mahangin. Ayan, no? Fresco. Maraming halaman. Ano pa ba sasabihin ko? Di tayo, ano, magkukuwing show. Wala
Wala kaming i-cooking show kasi walang pera. Wala trabaho. Wala trabaho. Lockdown, no? Lockdown ang buhay ngayon. Walang trabaho, walang pera, bawal ang alak. Bisit na kasi na lockdown yan, but bisit na virus yan. Dahil sa virus na yan, nagka-lockdown tayo ngayon eh. Wala tayong... Yun ngang walang lockdown, ang hirap na maghanap ng trabaho. Yun pa kayang meron na lockdown ngayon, ang hirap-hirap maghanap ng trabaho. Di ba? Kaya pagkatapos itong lockdown na to, sana makahanap na tayo ng matinong trabaho. No, pare? Sa mga mall naman, mag-a-apply ka. Sa mga fast food, di sila masyadong tumatanggap kasi ano, yung imbis na nagdadagdag sila ng tao, nagbabawas sila ng tao kasi nga lockdown. Mahina yung customer. Hindi naman sa mahina, malakas naman, pero yung iba nagpapa-take out. So, ibig sabihin, hindi masyadong kailangan ng manpower. Kasi yung dining sa mga fast food chain, hindi masyadong nagagamit. Tapos one seat apart pa, di ba? Nakahiwa-hiwala yung mga ano doon, pare. Yep. Yep. Kaya ngayon, medyo lalo muna tayo. Nag-apply naman ako eh. Marami naman akong pinagpasahan ng resume eh. Kaso, naghihintay pa ako ng tawag. Construction naman, wala akong mahanap. Di ba? Ano ba talaga? Construction naman, wala akong mahanap. Yung mga nagpapagawa, malalayo naman dito. Ang gusto ko kasi yung construction, yung malapit lang, hindi yung dumadayo. Kasi pag dumayo ka, parang ano, wala kang maiuwing pera, walang sobra kasi yung mga kasama mo, pag naboring, mag-aaya ng inuman. E syempre, hindi ka pwedeng hindi gumastos din. Pagkikisama yun, dapat gumastos ka rin kasi umiinom ka rin eh. Pero nasa sayo naman yun kung iinom ka eh. Pero pag naramdaman mong boring ka rin dun, eh syempre mapapasama ka na dun hanggang sa maging araw-araw na, di ba? Tapos pag uwi mo, wala ka naman may uwing pera. Sayang lang yung mga pinagpaguran mo. Kaya dapat kayo, yung mga may trabaho ngayon, matuto kayong mag-ipon. Magbukas kayo ng bank account. Mag-apply kayo ng bank account. Tapos, pag nag-sweldo kayo, magtabi kayo kaagad. Di ba, pare? Kali pang sigal yung par. So, sige. Hindi yung ano, yung pagkasahod mo eh gastos agad. Ganyan kasi yung mindset nating mga Pilipino eh. Yung parang ubos biyaya tayo eh. Ako ganun din ako eh. Pero may ipon naman. Kaso nga lang, hindi ko ginagalaw yun for the future process. Isipin mo na wala kang pera kahit meron naman. Para kasi
Ang importante kasing gawin doon sa mga pera na yun, sa ano, gastusin mo yun sa mga needs. Alam nyo ba yung needs? Yung needs, yun yung mga kailangan na kailangan mo talaga sa buhay mo. Kagaya ng pagkain. Diba? Yung... basta yung mga kailangan na kailangan mo. Huwag kang bibili ng mga walang kwentang bagay. Tapos pag wala ka ng pera, magsisisi ka. Yun nga yung ano, yung napanood ko dati, yung needs. Needs versus want. Yung need, yung mga kailangan mo talaga. Paulit-ulit. Tapos yung wants naman, yung mga gusto mo lang. Yung mga gusto mo lang bilhin. Kaya ang pinaka-importante doon, yung mga needs. Para pag gumastos ka, sulit, di ba? Kasi may nabasa ako dati yung if you buy all the things you want, if you buy the things all you want, yun. If you buy all the things you want, if you buy all the things you want, someday you sell all the things you need. Wishit. Basta yun, yung ang Tagalog nun, yung ano, yung pag bumili ka ng mga bagay na hindi mo kailangan, pagdating ng araw, ibibenta mo yung mga gamit mo na kailangan. Shit na yan. Nakalimutan ko kasi eh. Basta yun, siguro naman naiintindihan nyo. Basta importante sa buhay yung mga kailangan mo. Huwag mong bilhin yung mga hindi mo naman kailangan. Diba? Tama? Right. So, kaibigan, umuwi na ako. Tapos na ako magtambay. Kung hanggang dito, nandito ka pa rin sa oras na ito, sa panunood mo ng video ko. Maraming salamat kung nanood ka man. Salamat sa pagtsatsaga sa panonood ng walang kwentang vlog. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa susunod. Babawi ako. Lilibangan kita ng todo-todo. Ngayon medyo boring pa eh. Walang ganap eh. Walang ganap sa buhay eh. Ang vlog na to para sa pagpapakalbuko lang eh. Oh, di ba? So, thank you. Bye-bye.